Niyaman po mga ka-traders at mayroon makikita natin ang SLP bumaba na naman. So bakit ba bumaba ang SLP ngayon? Makikita natin na binuhusan na naman siya ang lakas ng selling pressure dahil akala natin kahapon ay aangat siya. Ngunit no, hindi nasundan yung momentum. Kumbaga sinabi ko nung December 25 na yes, aangat siya, nangyari naman. But no, talagang binuhusan dito, ang dami nag-sell na mga may hold or may position dyan ng SLP. Kaya naman sa video na ito, sasabihin natin kung good to buy ba ngayon ng SLP, as in ngayon na ngayon talaga, December 26, o kaya naman maghihintay pa tayo ng tamang timing. Dahil sa trading guys, ang lagi nyong tatandaan, market timing is the key. Ibig sabihin kung, di ba, dapat tamang timing tayo makabili, dapat hindi tayo nagmamadali. Kaya naman sa video na ito, panoorin nyo po ng buo dahil malalaman nyo kung good to buy namang SLP at kung saan dapat tayong price bumili. And by the way, kung bago ka lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Azucena, isang 18 years old na stock and crypto trader. At isa rin Gen Z investor, ano? Gumagawa ako ng mga videos patungkol sa investing, trading, no, economics, at iba pang mga tips about sa finances. Kaya naman mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa ating mga coin analysis. And by the way, sa mga hindi pa nakakalam dyan, yes, nagpapamigay po ako ng thousands of pesos of cash and at the same time ng ating Apple earphones. So paano ba makasali doon? May bayad ba? Actually, wala pong bayad, no? And paano kayo makakasali? No, unang-una mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. Pangalawa, i-like nyo ang video na ito. Pangatlo, i-comment nyo yung inyong Facebook name para nang sa gayon doon ko kayo re-reshouts pag nanalo kayo. Ngayon, yun, may chance na agad kayo manalo. Di ba? Walang kahirap-hirap. Isa-subscribe nyo lang YouTube channel ko. I-comment nyo yung Facebook name nyo at kung bakit kayo ang karapat-dapat na manalo. So, yun, may chance na kayo manalo nun. And, yun, yung i-update ko na lang kayo kung sino yung mga nanalo. And yun, marami na akong nabigyan sa GCash, marami na akong napadala na earphones. So kaya naman, sumali na kayo. And by the way, eto guys, sa mga gusto na mag-trade, eto pwede kayo mag-open ng account sa Binance ngayon. May tinatawag tayong Binance Affiliate Program na kung saan, eto, pag niregister nyo itong referral ID ko, no, magkakaroon kayo ng $50 and at the same time ng 50% discount, no, kapag nag-trade kayo sa Binance. Kumbaga directly na yan. Ayan guys, i-enter nyo lang yung aking referral ID, yung nakikita nyo sa screen. And at the same time, i-post nyo itong video na ito, screenshot nyo. And then ayun yung iragay nyo na referral code sa Binance para magka $50 kayo and 50% na discount. And yun, ilalagay ko rin sa description box yan, yung number na yan na nakikita nyo, referral ID. So para magkaroon tayo parehas ng bonus. Kumbaga kung magre-register lang kayo kasi na mag-isa, walang bonus yun. Pero pag ni-register nyo gamit ang code na ito or ang referral ID na ito, eh magkaka-bonus din kayo. At yan, makikita natin, tignan muna natin price ni SLP as of now, 1.57 pesos. And bakit nga ba patuloy na bumababang SLP? Kumbaga hindi naman patuloy, bumawi naman saglit. Pero yun nga lang, bumaba ang SLP dahil sa napakalakas na selling pressure niya. Dahil update, no, yung mga meet or mga haka-haka ng mga traders dito, uy, aangat yan ng December 25. So ngayon, nagkatotoo nga, umangat nga naman. Kaso lang, as of this moment, as of this day, eh bumaba siya. Bumaba ang SLP ng, di ba, makikita natin to, i-scan natin to sa ano, price range niya or kung ilang percent yung binaba niya as of this moment, week to week plotting, makikita natin na ang SLP bumaba siya ng, okay, ang SLP bumaba siya ng almost mga nasa 3.63% ngayon, ayun yung binaba niya. Bakit ba siya bumaba? Syempre yung mga nakabili dito, syempre yung mga nakabili dito, nakabili dyan, syempre nagbenta yan somewhere around this price area. Kaya naman, alam naman natin, the buyers bring the prices up and the sellers bring the prices down. So kapag mas maraming supply kesa sa demand, definitely, ang price bababa po yan. Pero, as I have said, good to buy na ba ang SLP ngayon? Ayan ang tanong. Diba? Alam naman natin ng SLP, yes, mababa ang price niya, pero not all the time kasi, uy, porket pababa, halimbawa yan, pababa ang price ng SLP, good to buy na ba talaga siya?
Eh ngayon, 'di ba? Mindset kasi ng mga beginners, uy, mura, bibili agad ako, wala akong pakialam, di ako mag-aaral. Eh ngayon, baka napamura ka, uy, nagmura SLP. 'Di ba 'yun na sinasabi natin na hindi porket mura, hindi porket pababa ng pababa ng pababa, good to buy na siya agad. Kasi market timing ang importante sa trading, kung yung timing mo ba tama. 'Di ba? Eh ngayon, masasabi ba natin, uy, pababa SLP, good to buy na? Hindi rin. Why? Kasi no, sa trading, may tinatawag tayo na support and resistance, which is the zone of demand. Siyempre, mag maraming demand kesa sa supply, ang price tataas. So ngayon, nasaan ba ang kanyang support? Nasaan ba ang kanyang demand? Which is ngayon, nasaan ba ang mga buyers? Nasa gitna ba? Nasa taas o nasa baba? Diba? So ngayon, makikita natin ang mga sellers pa ang, kumbaga, ang may momentum dito. Yung pababa o, ngayon, may chance pa kasing and malaki pa ang body ng kanyang candlestick. So solid talaga yan kung add pa natin ang volume, solid selling pressure, and then may chance pang bumaba yan. Ngayon, kaya naman ngayon binibigyan ko na kayo ng tip, no, na dito natin kailangan abangan ng SLP at hindi diyan, 'di ba? Yung iba kasi nagmamadali, kala nila maubusan na sila. Unlimited supply ng SLP. Guys, yung sinasabi ko na eto na ako na nagsasabi sa inyo na huwag kayong bumili diyan. No, at sinasabi ko na sa inyo, kung bibili na nga lang kayo, syempre sa dito nasa zone of demand kasi sumasabay tayo sa mga buyers dito eh, sa pagbili nila nang sa gayon umangat ulit ito, may reversal na maganap. So kaya naman, ayun, quick update lang talaga na minsan may nagsasabi diyan na, sir, hindi naman tumatama prediction mo. Talaga hindi tatama 'yan, no. Hindi tatama 'yan kung wala ding gagawin mga developers. Diba? Nagets nyo guys na tulong-tulong yan eh. Mag-update ang mga developers and then babalik yung tiwala ng mga investors at traders and then magiging bibili nilang SLP and then magiging good, diba? Good price movement na ulit ng SLP. Hindi yung pagka nakinikay sa akin, although diba, nagpe-predict ako and sasamahan nyo pa rin, hindi yung diba, porket sa kasabihan natin na yung dasal, syempre pag puro dasal lang tas wala kang gawa, eh wala din yun. So kailangan may action din ng mga developers iyan para nang sa iyo yun magkatotoo or mag-materialize ang mga sinasabi natin dito. So ako guys, personally naniniwala ako sa 2022, okay, onwards, kasi doon ang update ng mga developers, hindi ngayon eh. And isa pa, ang major bakit bumababa ang SLP, bakit hindi pa siya tumataas, ay dahil ang dami talaga nagka-cash out December guys eh. Diba? Ginagigets nyo yung point ko. Alamin nyo yung mga psychological factors na behind these candlesticks. Right? Kung bakit ba ganito ang price niyan, kung bakit ba tumataas, may high, bakit bumababa kasi ang dami nagsisell. Right? So, ayun ang nangyayari sa SLP ngayon at sinabi ko sa inyo kung saan dapat abangan ng price at hindi tayo kailangan magmadali. So, yun lamang. Sana nakatulong ang video na ito. And by the way, sa mga interested dyan, I offer an exclusive course about trading 101 masterclass. One-on-one po tayo magtuturuan doon. At ang isa pang magkagandaan doon sa course na yun, yung mga clarifications, ako mismo magtuturo sa inyo. At ang pinaka-binabayaran sa course ko ay sinashare ko yung mga personal strategies ko, yung kailan ba dapat bumili, kailan ba dapat magbenta para nang sa gayon, mas unti-unting tumama ang decision natin sa trading. Kasi ang hirap pag beginner pa lang, nanguhula eh. Uy, good to buy na ito, feeling ko tataas na. So, hindi dapat kayon. Kaya naman, tinuturo ko yung mga dapat nating mindset and buying behavior, no? Buying mindset sa trading. So, yun. Bukas ulit tayo mag-update dito. Yun, once again, Merry Christmas ulit sa inyong lahat, mga ka-traders. At yun, ang pa-Merry Christmas ko sa inyo. Nagpapag-giveaway pa rin tayo. Yun, patuloy nyo lang ako supportahan hanggang sa mag... Guys, eto, mag-subscribe na kayo. 70 subscribers na lang. I mean, 60 subscribers na lang. 13,000 na tayo. As of, ayan, 12 a.m. na ng December 27. So, God bless us all. See you on my next video analysis. Lagi nating tatandaan, mga ka-traders. Risk management is important, syempre. And hindi naman tayo mag-i-invest sa kahit anong investment na wala tayong kalam-alam doon. So, kailangan fully understand natin ang investment, kahit anong investment pa yan na paglalagakan natin ng pera. So, to be able to minimize the losses and to be able to maximize gains, kailangan nating mag-aral.
So thank you and God bless us all, guys. See you on my next video analysis. I-comment nyo kung anong insights nyo sa SLP, kung tataas ba siya or ganun pa rin. So bye-bye po mga ka-traders. Bukas po ulit ang update natin. Kaya naman, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga coin analysis. Bye-bye po. God bless.